guys, what's up mga katropa pets? Welcome ulit sa aking YouTube channel, Tropa Pets TV. Sana patuloy kayong mag-subscribe guys sa channel ko. So yun, sa araw na to, ang pag-uusapan naman natin is magbibigay ako guys ng tips. Tips, simpleng tips lang. Para sa mga gustong matutong mag-gitara o sa mga nagsisimula pa lang na mag-gitara. So alam ko guys, na may problema kayo. Alam nyo, na-experience na rin to, na kumbaga, alam ko nararanasan nyo rin yung naranasan ko nung nagsisimula pa lang ako matutong mag-gitara, mag-aral mag-gitara. Sorry, yun. Share ko sa inyo yung tips. Napakasimple lang guys. So, kumbaga, itong tips na to, tinuro lang din sa kaibigan ko. So, yun. Tinuro sa akin. So, isishare ko rin sa inyo. Kasi parang bigayan lang. So, yun. Balik tayo dun sa mga nag-umpisang mag-gitara. So, sa time ko na nag-aaral ako ng gitara guys, na siguro naranasan ito na once kung doon sa mga chords, sa chords ng walang problema doon, kumbaga alam na natin. Ang problema is yung paglilipat-lipat ng daliri. In mostly ang kadalasang problema natin eh. So, dati, nung ako nag-aaral ako guys, halos, yung mag-give up na ako kasi sabi ko, parang mahirap. Tapos, pag bawat lagay ko ng chords, okay. Halimbawa, yung mga ipit na pangit yung tunog ng gitara, hindi tumutunog ng maayos. Minsan, yung daliri ko hindi tumutugma dun sa mga strings. So, yun. Yung parang pinaka problema ko dun sa pag-gitara na yun. So, hanggang may isang kaibigan lumapit sa akin, tinuro sa akin yung tips na to. So, yun. Yung tips na to, baga exercise lang ng daliri. So napakadali lang guys. So kung masipag kayong mag-exercise, so I'm sure mabilis mag-improve yung mga daliri niyo. So yun, ang unang gagawin niyo guys, so the best way na gagawin niyo yung exercise is yung sa umaga, tuwing umaga or madaling araw. So doon kasi na time na yun, yung mga buto natin parang tulog din ba, so parang baga walang lakas. So yun, yung the best way na the best time na i-exercise yung daliri niyo. So yun, gawin niyo yun sa dalawang kamay na to, left and right. So ito di ba lima, apat to. So, ito lang naman usually ginagamit natin sa lalagay ng chords. Mostly ginagamit ito minsan, so, parang ginaganon lang natin, di ba? Bawa, ito lang magaganon tayo. So yun, dito muna sa apat na to, ito lang yung importante, itong apat na to. So yun, pagparis-parisin itong dalawa, yung daliri na to, kailangan ito, tsaka ito, paris yan.
ito naman tsaka ito, pares yan. So, mangyari, ganun. Diba? Ganun siya, ganun. Tapos ganun. Ganun. Ganyan lang. Kung halimbawa, hindi nyo pa kayang, ano, pwede isupport mo itong isang kamay, ganun nyo muna. Yun. Eh, nawala na tuloy ako. Ganyan. Ganyan. Ganyan siya. Tingnan mo tuloy. Yung inigas ko yung daliri. So, kulang na rin sa exercise. So, yun. Ito lang guys. Ito. Yan. Eh, mali. Yan. Basta, ganito siya. Yan. 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 Ulit-ulitin lang yan. Ay. Basta yan. Paris yan. Ganito, ganun din sa kabila. So, una, dahan-dahan lang. Huwag niyong madaliin. Parang i- Wow! Yan. 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 Kaya pares talaga yan. Di pwedeng ganun. Di pwedeng ganun. Di pwedeng ganun. Kailangan, ito talaga siya. Yan. Ganyan. Ganito din sa kabila. Pares. Ganun din. Yan. 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 Exercise nyo yan hanggang bumilis ng bumilis. So pag na-exercise na yan guys, lalambot na yung lumalambot, parang lumalambot na siya. Parang lumalambot na yung daliri mo. Yan. Tapos yan, ulit-ulit. Ulit-ulit yun lang araw-araw guys. Kung masipag lang talaga kayong mag-exercise o gawin tong bagay na to, mas mabilis kayong matuto sa gitara. So, kung yung chords given na yan eh. So, madali lang tandaan yan. Kasi, nasa isip lang natin yan eh. Pero yung paglagay ng chords, paglagay ng daliri, dun sa mga bawat string, dun talaga yung pinaka-problema eh. So, kailangan natin exercise yung daliri natin para mas maganda yung paglalagay natin at maganda yung tunog ng gitara. Hindi siya gaya nito. Pag beginners ka pa kasi, pag naglagay ka ng chords na lalo na ito, mga nakaipit, pag beginners ka, pangit ang tunog niya kasi hindi mo masyadong malagay yung daliri mo. Parang ganun na ganito ang tunog. Pero pag na-exercise mo yung daliri mo, so yung bawat key mo, talagang tugma-tugma, tapos tama lang yung ipit mo, parang ganito na yung maging tunog. Yun. So yun guys, hindi ko masasabi sa inyo na 100% na effective siya, pero kung i-rate ko siya nasa mga 85% na yung effectiveness niya dito sa tips na to guys. So siyempre na mismo sa sarili na patunayan ko o na experience ko. So yun, laking pasalamat ko, so salamat din sa kaibigan ko. So shout out nga pala sa kanya. So, alam mo rin kung sino ka. Bro, maraming salamat sa iyo. Salamat sa tips. Salamat sa pagturo mo sa akin ng tips na yun. Malaking tulong talaga para mas na enhance yung skills ko sa pag-gitara. So, salamat bro. So, God bless you. God bless sa iyo. So, yun. Yeah guys, i-try nyo lang. So, kung may ibang tips pa kayo na alam, so, pwede rin yun gamitin. Pwede rin gamitin nyo yun. Pero, advice ko lang, pwede rin yun subukan itong tips na binigay ko sa inyo. So, yun.
lalo na dun sa mga beginners, nag-umpisa pa lang ng mag-gitara. So yun, try nyo ito guys. Alam ko na marami dyan sa atin na gusto talagang, hilig talaga yung pag-gitara. So itong tips na to, sana makakatulong to. So maraming salamat guys. So maraming salamat sa oras o minuto na binigay niyo para manood ng video na to. Sana nakatulong to sa inyo. So ulitin ko, ito lang yun guys, ulitin ko, ito lang yun, pares mo lang tong dalawa na to, ito tsaka ito, ulit mo lang yan, exercise araw-araw. I'm sure mag-i-improve yung speed ng daliri mo. So lalo-lalo na nakakatulong to sa mga gustong-gustong matutong magli-lead lead guitarist. Pwede rin to exercise na to para ma-enhance niyo yung daliri mo sa pag-ano. So yun, speed ng daliri kailangan. So salamat guys, salamat sa panonood. Patuloy na subaybayan nitong channel ko. So huwag niyo pong kalimutan guys, mag-subscribe sa Tulpapits TV. So ako yung ka-Tulpapits. Nagpapasalamat ng marami sa mga nag-subscribe. So, shoutout sa inyo sa mga mag-subscribe pa. So maraming salamat. So, God bless you guys.